Alam nyo ba na may bago ng ekonomiya ang sumisibol sa panahon ng lockdown na ito? Naku, kung hindi mo malaman to, mapag-iiwanan kayo ng panahon. Kung gusto nyo malaman, panoorin nyo ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Rider Dish Ching Kitan, also known as Mr. Ching Positive. Maraming salamat sa pagtangkilik sa channel na ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do click this bell button. And then huwag niyong kalimutan yung all. Okay, subscribe and then click all. Sama niyo na rin pati ang like. Maraming salamat po. Okay, ECQ, Extended Community Quarantine. Ay, nako. Stop all work ang nangyari po. Lahat po ng tao po ay napilitan po, nag-stay at home. Companies are forced to adjust their operations right now to a work from home and environment. Alam mo ang mangyayari po, maraming kumpanya at mga empleyado po right now na experience na po itong tinatawag na work from home setup, and people are starting to adjust to this new norm. So right now, marami pong nakaka-realize na pala, ang ganda pala ng mga benefits, no, sa totoo lang, na mag-work from home. Tama o mali? Tama! Number one, walang travel time, di ba? Less travel stress. Imagine mo, mga 3 o 4 na oras ang nasa-save mo araw-araw to spend quality time with your family. Number 2, napapansin nyo ba, mas productive ka kasi mas maraming meetings, mas maraming output instead of travel time na pupunta po sa meeting. And then, hindi lang yun. Alam mo, pinaka-benefit yan sa mga empleyado. Diba? Ang laki po na natitipid po natin, save lots of money, number 1, from transfer money, from gas money, parking money, and then, nakaganda, hindi ka na rin kumakain sa labas. Tama! Diba? Hindi ka napapabili ng mga mamahaling kape, diba? Umiinom ng milk tea, diba? Pamirian. Wala na yun lahat. And then, the best of all, more time with family. Yes, alam nyo ba na mga company owners will be open-minded or should be open-minded already on hiring. Also, yung mga tinatawag na work from home setup, ano itong mga virtual assistant or virtual professional or freelancers. Ito po ay hindi nyo empleyado. Ito po ay hindi nyo regular na empleyado. Ito po yung mga per project basis. Alam mo yung mga virtual professional, virtual assistant, nagsilay pa na po ngayon kasi nga maraming nawalan ng trabaho. Maraming naghanap ng trabaho. Meron din silang sinatawag na sarili ng expertise. So yung expertise na in-offer nila online, like for example, pagsusulat, office admin, pagte-telemarketing, pagsiset ng appointment, online tutoring. So in other words, marami na pong mga services na naglilipa ng ganito. Tama! Kung ikaw company owner ka, if gusto mong makatipid, gusto mong talagang ika nga mas maging maayos ang inyong operation, I would like to share with you right now 7 obvious reasons why more and more companies will switch in hiring freelancers or mga virtual assistant. Number 1 reason is because they have high productivity. Alam mo, kagandahan kasi sa mga work from home setup, which I have for already 8 years, I have 40 virtual assistant under me. Ang compensation po kasi nila is based on output. It's attached on output. Hindi siya attached on the time. The more output, the more the freelancer earns money. So, ang gagawin ng freelancer, trabaho ng trabaho yan, output ng output yan. Hindi kung kapareho ng swelduhan lang, ay nako, kahit ang dami niyang output, wala. So, kaya nga mamamonitor mo, maganda yan para sa company. Na hindi yan, kahit na 8 hours mo babayaran, hindi naman nagtatrabaho. Kaysa ito, bayaran mo ng 1 hour, pero tapos ang trabaho, anong gusto mo? 8 hours na walang ginagawa or 1 hour na may ginawa? High productivity. Number 2, you can also select and collect the best people. Ay, grabe. Alam mo, isang malaking problema ng mga HR ng mga companies is to hire the best people. Kasi minsan, di ba, if you hire someone who is not hardworking, who is not competent, you are stuck, especially after 6 months. Patay ka na. Regular na yan. Dole ng katapat mo. Sakit ng ulo yan. Ide-demanda ka pa. Di ba? Sila pagalit. Wala namang ginagawa. Pero right now, since this is a work from home setup, contractual siya, di ba, per project, you have right now the chance to hire the right people and the expert. Tama! Alam mo, kagandahan, ito yung strategy mo kung may-ari ka or small, medium enterprise ka. You select, collect, and keep. Ulitin ko, ha. Select, collect, and keep. Select the best, then collect the best. Filter mo. And then keep the best. Yung mga magagaling, igawin mo regular. Di ba?
So yan po ang kagandahan. You select and collect the best people. Third obvious reason why you should look at freelancing, hire freelancers and virtual assistant, because you are not bound by geographical location. What do I mean? Some of the most qualified people doesn't stay around your area. Malayo, probinsya, or even abroad. But right now, this is the good news. You have the chance to get the most qualified and expert in your team kasi wala nang geographical location. Ito lang, FYI. Alam mo ba yung HR ko, taga Iloilo? Graphic artist ko, taga Cebu. Sa IT ko, taga Bacolod. So imagine mo, I get to select, collect, and keep the best people because I'm not bound by geographical location. Think about it. Number 4, ang kagandahan po niyan. Pag meron kang tinatawag na team ng mga freelancer, open ka 24/7. Wow! Ha? Talaga? Yes! You can create a workforce that works on different shifts. Pwede kang mag 2 shifts, 3 shifts. Pag 2 shifts, 12 hours. Pag 3 shifts po, 8 hours each. Pwede mo sila ipwesto. So, hindi nagsasara ang iyong operation. Number 5, benefit po. More flexibility. When you say more flexibility, alam mo kagandahan, pagka virtual sila at saka tinatawag na mga freelancer, you can downsize and upsize anytime. Kasi since per project to, alam naman nila, hindi to regular, so per project basis siya, anytime na gusto mong, let's say, mag-cut down ng expenses, pwede mong gawin. And next time, bigla na lang dumami demand mo, pwede kang mag-upsize, nakunin mo sila, na ika nga, walang commitment. You can realign your team anytime. Okay, ito yung pinakamaganda. Without thinking that you will offend people. Kasi yan ang pinakamasakit eh. Minsan sa tagal na kayo nagsasama, iniisip mo na, paano kung tinanggal ko to, baka ma-offend to, baka mag-demand up. Pag sa virtual assistant, alam po nila it's contractual. Since most of freelancers know that they work on a per project basis, that's the reason it's flexible. I love it. And then win-win siya, win for the clients and win for the people who's gonna hire. Number 6 po, it's also project-based. And then once the project is done, you can ask, ito yung kagandahan. Diba, kumuha ka ng expert, nagbayad ka ng malaki, naayos na niya yung template, naayos na niya yung system, naayos na niya yung process. Right now, you can ask your existing team in the office to take over. Pero naayos na. Kesa, ito na, you ask your current team who is not competent to do it. Sakit ng ulo yan dahil hindi nila area of competence yan. And number 7, pakinggan nyo ako, company owners. Listen to me, listen. Company will save more money. Why? Number 1, since per project basis, wala kang babayaran ng mga SSS, pag-ibig, field health, leaves, 13-month pay, retirement program, health card, and other privileges. Tumatakbo ba tayo sa obligasyon? Hindi po. Kasi since per project po, ganun talaga ang batas. Pag regular, kailangan bayaran mo yan. Lahat ng mga yan. Pero pag hindi sila regular, wala kang babayaran. Tumatakbo ba tayo? Hindi. As a matter of fact, ako naman, on my own initiative na to. Yung mga virtual assistant ko, meron yang mga health card. Yan. Meron yan. May mga benefits yan. May 13-month pay yan. Lahat. Ako, in other words, ako yun. Pero sa mga iba, kung gusto nyo hindi sila bigyan ng mga benefits na gano'n, wala pong legal ground na habulin kayo. So, there's a lot of savings. So, my question to you is this. Number one, if you are an owner, would you want to switch to this type of what? Business or business model? Or let's say yung workforce mo, pwedeng gawin mong 20% work from home, 80% office, or 50-50, or 70-30. Diskarte mo. Next question naman, if you are an employee, you just lost your job, do you want to be part of the freelancing industry? Do you want to become a virtual professional that you can also earn money while working from home? If you say yes, but you are clueless, gusto ko yan, pero di ko alam yan eh. And good news. Meron ako isang online course that we created 2 years ago called How to Become a Virtual Professional. Ano ba itong online course? It will teach you the ins and out of how to become a freelancer. Paano makahanap, ano yung mga dapat mong gawin, ano yung skill na kailangan mo. At ang good news po, I have invited real virtual professional. Siya po ay PWD, hindi siya makapaglakad, work from home. Kumikita lang naman ng 50 to 70,000 pesos a month by working from home. Yes! So if you want to learn paano, join us in this seminar called How to Become a Virtual Professional, online course siya. You can watch this anytime, anywhere, any place. Kay team abroad, pwede niyong panoorin yan. Next question, investment ba? Yes, there's a minimal investment of 799 pesos. Yes, you heard it right, it's 799. And the good news is once you accept an online work, immediately you can recover it. Ang pinaka-minimum kasi amount that they will pay you for an online work is 500 to 1,500 pesos. So, mababawi mo agad.
So if you want to be part of this online conference and online course, type the word called BA right now inside your comment box. And after this video, I will send you the link so that you'll be able to enroll and register. I hope you like this session. If you like this session, please also click like and share this with other people so para makinabang po sila. Thank you very much for watching. I hope that you are enlightened that freelancing will be a new norm. This is Chingitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Sa lahat ng subscriber ni Chingitan, think positive, please share it to your friends so that we'll hit the next 500,000 so to make it 1 million subscriber. Subscribe now here. And don't forget to click the bell. See you. Manila, God first. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.